Hi guys! So ayan, welcome back to my YouTube channel. So ayun, for today's video, meron na namang hiring bound to Taiwan. Ayan, dalawang agency to guys. Sa JS Contractor guys, meron silang hiring na sa Corsair Company. Located naman siya sa Taoyuan, Taiwan. So yun guys, meron silang interview by March 14 and 15. Pumunta lang kayo sa JS Con. So ayan, kailangan nila guys may experience, tapos kung wala kayong experience, wag na kayong pumunta kasi yan pala may evaluation yan sa Taiwan mismo. Hindi masayang yung inyong oras ang pamasahe. Yung qualification niyan, male or female, 20 to 35 years old, 164 yung height para sa lalaki, tapos 152 height naman for girls. Meron silang weight requirements, which is 60 to 90 kilo lang naman ang sa lalaki dapat, tapos 45 to 60 naman sa babae. So ito yung qualification nila guys. Ang nagsiset pala ng ganyan na as of a moment, hindi ang JS Con kundi yung employer na nasa Taiwan. Kaya hindi nyo sila pwedeng sisihin kapag in case na pinasan niya kanila kayo dito. Halimbawa dito, nag-screening kayo, pinasan nila kayo. May for evaluation pa yan from Taiwan employer. So, yung Taiwan employer, guys, doon pa sila, magsaselect pa sila nung karapat-tapat talaga bago ang interview. Tapos, yung educational naman nila is at least 2 years graduate. Tapos, guys, dito ha, with experience talaga siya sa semicon, tapos sa electronics, ayun yun. So, yung requirements naman, valid passport, voter's ID or voter certificate, UMID or SS certificate, ayan. So, yung in-next natin, guys, ay agency naman na 7107 Island Placement and Promotion Incorporation. So, ayan yung FB page nila. So, yung address naman niya is nasa 3rd floor, Atlas Shipper Building, Lot 2 and 4, Block C, BF Homes, Martinville, Portion 2, Manuyo, Dos Las Piñas. So, pwede sa kanila guys mag-walk-in para sa screening. Ang company pala guys is Largan Company sa Taichung to naman located doon sa Taiwan. So, kahit ngayon guys, nagtatanggap sila ng transfer doon mismo sa Taiwan. Mga nasa Taiwan na may mga nag-layoffs, ganyan. Pwede silang pumunta doon kasi hiring talaga ang Largan ngayon. So, yung qualification naman nila guys is female applicants only. So, wala silang nakalagay kung ano yung height limit. Tapos, at least high school graduate. Pwede kayo doon. Tapos, with or without experience, tinatanggap po nila. So, kailangan nyo lang dalhin guys is passport, UMID, or SSID, 2x2 picture, tapos isang buong picture na buong body mo, 3R yung size. So, ayan. So, pagdating nyo doon guys, doon naman kukunin nila yung lahat na ng requirements mo. So, may mga basic requirements na din naman talaga dapat tayo, yung e-registration, tayos, kailangan i-ready nyo yan guys kasi baka hanapin na din para hindi na kayo pabalik-balik. So, ayan naman ang una natin sasagutin ay itong si Cozy Gainers. Yung comment niya, so sabi niya, ayan na naman kayo sa hiring ko, no? Ayaw maging transparent sa totoong nangyayari sa Taiwan. Mahina deployment. Feeling ko, hindi ka nanonood sa vlogs ko. Sinasabi ko lagi sa vlogs ko po na itong video ko na to is guide lang. Sinabi ko na din na hindi lahat ng company ay mahina. Meron pa rin talagang hindi sila apektado sa recession, sa crisis na meron ang ekonomiya ng Taiwan sa ngayon. So almost lahat po ng mahina na company is parang yung malalaking company talaga na may Apple product. So, ako ho din ay product ng PTI, which is meron na din akong visa. Mag-expire na ngayong buwan sa March 14. So, ayun, dahil mahina talaga yung PTI na company. Tas halos ng kanilang mga sisters company na merong Apple product is mahina talaga. Marami kami, 56 kami na meron ng visa na hindi na paalis. So, ayun, at dahil makulit nga ako, hindi naman ako nawawala ng pag-asa kasi naniniwala naman ako na
naniniwala ako sa advice ng aming monitoring officer na kapag ka merong hiring this year, ibig sabihin po nun, hindi apektado yung company na yon sa kung ano mang kahinaan ang meron sa Taiwan ngayon. Kasi vlog ko naman na to, it's up to you kung ano yung magiging decision mo sa buhay mo, kung gusto mo mag-go or hindi. It's only a guide na maka-help sa'yo, magkaroon ka lang ng idea, ganyan. Kasi way back 2014, guys, nung nag-a-apply ako, wala talaga akong idea. At hindi pa naman uso ang mga vlog-vlog noon. Wala akong ano kung saan ako magsisimula. As in, nakikiano lang ako sa mga kasamahan ko dati sa Toshiba na nagta-Taiwan. Nagtatanong ako kung anong agency nila yun. Yung mga agency na yan, wala ho akong idea niyan. Kaya, ayun. Ngayon kasi, kaya ako naisip na i-share din na mag-vlog na din na ganito. Para din mga sa mga first-timer na gusto magpunta doon. So, ang... Hindi ko kasi, hindi naman sa sobra lahat, hindi po lahat ng companies sa Taiwan is mahina, ha? Hindi naman lahat, wala nang gawa, ganun. Marami lang din naman talagang wala nang OT, hindi nakagaya dati, ganyan. Pero, may mga iba din na nag-layoff, ganyan. Pero pag nandun ka kasi guys sa Taiwan, maraming company doon na pwede kang doon na din mismo mag-apply. Okay, yung mga nalilayoff naman, nakaka-transfer naman sila sa ibang company na okay naman. Okay? Kasi, mas mabilis naman mag-transfer kung nandun ka na. Ganyan. Hindi, parang risky lang din naman siya. Pero, hindi naman ibig sabihin nun is lugi ka na. Hindi naman ibig sabihin nun is magiging kawawa ka na kapag nandun ka na. So, ayun lang guys. Yun. So, sunod natin is si Hannah Hernandez. So, ang sabi niya, ma'am, ma-experience po kayo sa factory dito sa Pinas. At saan pong company at ilang years ang experience nyo po? So, meron po ako dito sa Pilipinas, which is 2009 to 2014 March, ang huli kong work dito sa Toshiba. Electronics po siya. Dito lang po yan sa Maybinyan. Dito sa Laguna. So, maraming electronics company dito, guys. Tapos, kung gusto mo naman ng Semicon, gusto mong itry yung Amcor company. Kasi yung Amcor tsaka yung PTI na work ko sa Taiwan, which is from 2014 to 2020, para sila nang gawa. So, kung gusto may experience dyan, dun ka muna mag-apply para at least may idea ka na kung ano ang meron na work mo na madadatnan sa Taiwan. Kasi yung electronics, guys, yung sa Toshiba ko, tapos yung sa PTI ko, magkaiba talaga sila. Ang tanging magkaparas lang nila is yung push cart. Yung mga lagayan ng mga gamit, yun lang yung similarity nila. Kasi machine operator ako doon, so hindi ko alam yung mga singulation na yun, kasi hindi ganyan yung sa Toshiba namin. So kung gusto mo ng Semico naman, doon ka sa Amcor, mag-apply. So, sunod po natin is si Ma'am Erica Credo. So ma'am, paano po kaya nagre-register? Meron na po kasi akong account, kaso nung 2021 pa, yung in-entertain nila is 2022 to 2023 na application. Pag nag-try ako, ang nakalagay is you had already account with us. Paano po kaya yun? So, ayun guys, ang sabi nun, kapag ka ganito daw ang sitwasyon mo, magagawa ka na isa pang email account na yun yung i-re-register mo. May bago pala, nung last time nag-briefing ako, may isa pala doon na bago silang system yung sa TECO para hindi kayo magka-compliance na alam mo, naayos nyo na lahat na kapag medical ka na, ganyan, magte-TECO ka na tapos magkakaroon ka ng compliance. Yung pa lang guys, yun kapag meron ka na halimbawa, nag-asawa ka tapos sa mga gusto mo mag-apply tapos hindi mo pinapaayos yung mga requirements mo, yung pero ang mga ano mo is lahat single. Kasi dapat pare-parehas ang mga marital status mo, ganyan. Yung related sa'yo, dapat pare-parehas yan. Kung single, single. Kung married, married. Ganyan. Guys, meron doon na sinabi si ma'am, yung monitoring officer namin, na kapag kahalimbawa, kaya pala mabilis makita ng TECO. Kasi once na, kapag single ang ginamit mo, kapag babae ka, hinihinga ng birth certificate. Sa ngayon, babae na lang po ang hinihinga ng birth certificate ng anak, hindi na kasali ang lalaki. So, sa babae, i-declare mo yung anak mo. So, dapat makita doon na ang anak mo is nakasingle ka nung pinanganak mo siya. Ay, dapat single ang status mo doon. Kasi once na married yun, guys,
ayun, dun ka magkakaroon ng problema kasi aayusin mo lahat ng documents mo. Nilalagay ko na sa description box lahat ng link ng mga experience ko last year pa. So, ayun, nakapaad hanggang sa simula nung nag-apply ako sa PTI, nag-apply pa ako sa MIP, sa Grand Placement, tapos napunta ako sa JSCon, tapos yung nag-experience ko sa PTI na nagtuloy-tuloy siya hanggang September, hanggang sa na-release ang visa ko, tapos hanggang sa hindi kami nakaalis kasi humina bigla after nung August na nagpunta yung US Vice President sa Taiwan. Doon talaga nagsimula. So, doon kami hindi na napadeploy. So, kasi nag-ano nun yung China eh. Parang nambulid sila. Parang ganyan. So, yun yun. Simula doon. Ako masyadong hindi ako nagiging bitter sa ano, sa buhay ko na nakaabot ako sa ganun. At least na-experience ko na okay yung mga papers ko. Ngayon, nag-a-apply ulit ako. At hoping, ito, ibang company naman. So, greenab ko na ang merong placement fee na company. Kaya, ito yung regular company siya sa Taiwan. Pero, hindi naman siya so, same lang naman ang basic salary. Kaya, greenab ko na. Kapag kakaiba nga lang, may placement fee. So, ayun. Sana, magtuloy-tuloy na. As of a moment, waiting na lang kami ng referral for medical. Yun lang po yung aking vlog for today's video. Bye!